Hello, Philippines! Hello, quarantine! Yes, it's me, Monique, again. And it's my fourth day now. And by the way, thank you pala sa lahat ng mga nanood ng videos ko nung nakaraan, yung first video ko. Yes, ngayon ang pag-uusapan natin, as promised, yung mga OFW na balik Pinas, yung uuwi ng Philippines. Yes, uuwi ng Philippines. Yes, mabuhay. Yan. So ngayon, ang una-una nyong gagawin, dahil ako, nag-Google search lang ako. Ang ginugle search ko is Arrival Guide for OFWs. Yan. Arrival Guide for OFWs. Yan ang isa-search nyo sa Google. Tapos lalabas na yan. Ngayon, merong doon nakalagay na before you fly and during check-in. Yan, sa ilalim nun, may makikita kayong land-based OFWs and sea-based OFWs. Yan. For those, kung saan kayo doon, kung nagtatrabaho kayo sa land o nagtatrabaho kayo sa dagat, yan lang naman yung dalawa na yan. So ngayon, sa mga land-based OFWs, ang i-check nyo ay ang click nyo yung balikpinas.ph. Yes, balikpinas.ph, yan ang i-click nyo. Ngayon, dun sa mga sea-based OFWs, ang i-click nyo naman ay ecif.firstaid.ph. Yan. Yan ang i-click nyo sa mga sea-based OFWs. So ngayon, after nyo nang makiin lahat ng details nyo dyan, dahil yan, malalabas ang QR code na gagamitin nyo para sa swab-swab. Ganyan. Hindi pa kayo magsaswab pagdating nyo ng airport. Magsaswab kayo sa ika-7th day natin. Ngayon, 4th day ko pa lang, kaya hindi pa ako na sa swab. So, yon. So, kailangan nyo yan after na-key-in yung mga details, tapos lalabas yung QR code, i-email sa inyo yan, screenshot nyo, dahil yan ang QR code nyo na gagamitin para, alam ko, malaman kung yung result ng swab test, ganyan. Then after yan, after nyo ma-register dyan, ngayon meron kayo pang pupuntahan na oasis.owa.gov.ph for sa mga land-based OFWs lang yan. Yung sa sea-based OFWs ay meron din doon. So, sa mga land-based, kailangan nyo yun i-fill out yung o key-in yung details nyo doon din. Mag-register din kayo online. Yan. Ngayon, so natapos nyo na yan. Na-fill upan nyo yan. Nakalagay din doon as early as 3 days na kailangan nyo mag-register. Ako, as early as 7 days. Kasi excited ako umuwi ng Philippines. Yes, excited ako umuwi ng Philippines. Kaya, 7 days prior na uuwi na ako, nag-register na ako. Kaya okay lang naman yun. At least may slot ka na kung maubusan ka. Ha? May ganun, kaya hindi ko alam. Comment down below kung may ganun sa mga OFW na umuwi na hindi nakakuha ng slot. Yan. Anyways, eto na. So ngayon, doon na-fill out nyo, ay nag-register na kayo. So ngayon, sa eroplano naman, meron din kayong apat na forms na fi-fill out. Merong arrival, merong OWA, merong custom, tapos may isa pa. Yun ang hindi ko na matandaan kung ano yung isa. Basta apat yan. So kailangan may sarili kayong ball pen. Yes, may sarili kayo dapat ball pen, at huwag kayo nang hiram, dahil alam nyo naman ngayon, ang virus, hindi natin alam kung nasaan. At isa pa palang tip na para hindi kayo magutom, meron kayong pagkain sa bag nyo. Kasi sa airport, kung saan ako nanggaling, sa Changi Airport, walang food. May mga food pero piling-pili, at saka lahat ng shop sarado dahil sa nangyari noon. At by the way, nag-arrive ako dito sa Philippines noong 20th May. Yan. So, okay naman, maayos naman, at saka organized naman sa airport natin. At saka kunyari, yun, dumating na yung aeroplano mo dito sa Pilipinas, tapos announce nila doon na yung carousel number nyo. Ang maganda, hindi na natin kukunin from the carousel yung gamit, nasa baba na. Dahil sobrang tagal natin sa loob,
ng aeroplano bago makalabas ng immigration, yung mga gamit nyo, yung mga luggage natin, eh nakababa na. At saka isa pang tip, kailangan as much as possible, isang hand carry at saka isang check-in luggage lang ang dala-dala natin or baggage, kasi ang hirap kasi sasakay tayo ng bus. Though may mga tumutulong naman, pero syempre ang hirap din para sa kanila at saka yung bit-bit. Basta ang importante, dahil ngayon ay 10 days quarantine na, meron tayong pagkain na dala-dala, kasi though meron naman ditong breakfast, lunch, dinner, syempre iba pa rin yung gutom ka in the middle of the night or in between ng hapon, merienda. So kailangan may baon kang bread, ganyan, biscuits, nuts, mga chips, ganyan. So magbaon ka din. At the same time, ito binili ko to sa cold storage sa Singapore. Itong Ampipure, I don't know how to pronounce it. It's Febreze. Ito dahil pagkadating ko ng hotels, inisprehan ko lahat yung gamit ko dahil ito antibacterial to. Okay, antibacterial. Ampipure. I don't know how to pronounce it, but kainad. Comment down below paano i-pronounce ito. Basta, ito binili ko, meron din to sa NTUC, sa Fair Price, Cold Storage, mga lahat na taga Singapore, shout out dyan, no? So, ito yon binili natin dyan. So, magdala din kayo dito, pero at least, di ba, yung ginamit nyo na damit, sprayhan nyo bago nyo ilagay doon sa dumihan. Kasi syempre, kahit ba naka-quarantine ka mag-isa, syempre, tapos may bacteria ka naman dal-dal, they useless din. So at least meron tayong ganun. At aside from dyan, syempre, yung mask, yung face shield pala, kailangan nyo talagang may dalang face shield dahil hindi kayo papapasukin sa airplane. Face shield at saka face mask. At the whole duration nyo na nandun kayo sa loob ng airplane, eh kailangan suot-suot natin yan. Para of course, sa atin na din yon. At the same time, syempre, alcohol. Kada kung saan kayo humawak, alcohol. Wet wipes, kung meron kayo. At saka tissue para, syempre, meron kayong pamunas, ganyan. So, yun lang. Kung meron kayong mga questions pa na gusto nyong malaman, just comment down below, okay? Para masagot natin yan. Kasi, syempre, baka meron kayong gustong itanong na hindi ko nasabi ngayon. At least, masagot natin yan. Kasi, kala mo expert, no? Hindi, kasi napagdaanan ko from Singapore to Philippines, ganyan. So, yun lang for now. And, my loves ko, sa mga love ko, yan, don't forget to like, share, and subscribe. See you soon. Bye for now. Ciao!